Hello everyone and welcome back to my channel. So for today, ito na nga ang ating episode nga ngayong gabi dito nga sa ang sa iyo ay sa akin. So hindi ko na mapapatagalan, atin na ngang uumpisahan ng episode 126. Kaya naman, tara! Bounce! So dito na nga mag-uumpisa ang mga eksena nga ngayong gabi dito nga sa ang sa iyo ay sa akin. So ito nga best friend ni Jake ay kinakausap nga siya dito at sinasabihan nga siya dito na wag na nga daw niyang patulan ito nga daw si Al. Kasi daw ito nga daw si AJ ay hindi na nga daw magbabago at ganoon na nga daw talaga ang pag-uugali nga daw nito at basag ulo nga daw dito nga daw sa kanilang school at bully. So ito nga si Jake ay sinasabi nga niya dito sa kanilang best friend na kung wala nga lang daw sila dito nga daw sa school ay shock. Ay tsak, nasapak na naman niya o nabugbog na naman daw niya dito, ito nga daw si AJ. Kaya ito nga best friend niya ay sinasabihan nga siya dito na mag-relax nga lang siya dito at hinahinay nga daw sa mga kanyang sinasabi o kanyang desisyon. At sinasabi pa nga dito ng best friend ni Jake na clear na nga daw ang kanyang pangalan dito nga daw ulit sa school at yun nga daw ang mas mahalaga nga daw ngayon. So sinasabi nga ni Jake dito nga sa kanyang best friend na wala naman daw yung kaso at ang importante nga daw dito ay ito nga daw si Hope. At si Hope nga lang daw ang kanyang inaalala, kaya naman itong kanyang best friend ay sinasabihan nga siya dito na maghinay-hinay nga siya kasi nga ang alam nga ng karamihan nga ay magkapatid nga sila dito. So ito naman si Nanay Dusing ay dumalaw na nga siya ulit dito nga sa kanyang apo dito nga kay Hope. So itong si Nanay Dusing ay nagsosorry nga siya dito nga kay Hope kasi nga daw ay ngayon nga lang daw ulit siya nakadalaw dito nga daw sa kanya kasi na nga rin daw ay busy-busy nga daw ito dito nga daw sa kanilang kumpanya. At itong nga si Nanay Dusing ay may dadadala pa nga sa dito mga putas upang ipakain nga dito nga kay Hope para na din tuluyan na nga gumaling o lumakas na nga ang katawan nga ni Hope. So ito nga si Hope ay sinasabi nga niya dito nga sa kanyang Nanay Dusing na sana nga daw ay wag na nga daw muna siyang dumalaw at naiintindihan naman daw niya kasi ngayon na busy-busy nga daw ngayon ito nga si Nanay Lucing dito nga sa kanilang kumpanya dahil na nga rin ito nga daw si Marisa ay nandito pa nga rin sa ospital at nagpapagaling pa nga ito at hindi pa nga ito makabalik dito nga sa kanilang kumpanya kaya naman ito nga si Nanay Lucing muna ang pumapalit nga dito pang samantala kay Marisa. Kaya nga ito nga si Nanay Lucing ay sinasabi nga na dito sa kanyang apong si Hope na may dala-dala nga itong mga prutas at kainin nga daw nito to ni Hope upang lumakas nga daw at gumanda nga daw ang kanyang katawan. So ito nga si Nanay Lucing ay kinakamusta na nga na dito itong ang kanyang apo kung ano nga daw ba ang nararamdaman nga daw nito ngayon. So ito nga si Hope ay sinasabi nga na dito na okay naman daw siya at lumalakas na nga daw ang kanyang katawan. Kaya nga ito nga si Nanay Lucing ay napangiti nga dito. At ito nga si Hope ay may sinasabi pa nga siya dito nga kay Nanay Lucing na good news. At nagustuhan naman ni Nanay Lucing ito nga daw good news at yun nga daw ang gusto niya nga daw madidig dito nga daw kay Hope. So sinasabi na nga dito ni Hope na makakalabas na nga daw sa kinabukasan dito nga daw sa ospital. Kaya naman ito nga si Nanay Lucing ay mas lalo nga itong naging masaya dahil na nga yung sabi na nita nga ni Hope na makakalabas na nga dito nga sa ospital ito nga si Hope. So ito naman si Cesar ay kinakausap nga niya dito itong ang kanyang tauhan at sinasabi nga niya dito na naalibabadbadan nga daw siya dito nga daw kay Nanay Lucing dito nga daw sa kanyang kumpanya. So itong ang kanyang tauhan ay tinatanong nga siya dito kung bakit naman daw naalibadbadan nga daw itong nga daw si Cesar. So itong nga si Cesar ay sinasabi na nga niya dito na unti-unti na nga daw nakukuha nga daw ni Nanay Lucing ang mga tauhan nga daw dito nga daw sa Senyo Dosa at kinakabahan nga ito at nag-aalala nga ito dahil na nga rin baka nga matuklasan nga ni Nanay Lucing dito na may ginagawa nga silang kababalaghan dito nga sa kanilang kumpanya at matuklasan pa nga dito nakasapi nga ito nga si Cesar dito nga daw sa organization at madami nga daw itong ang organization pag nakalukalkal nga lang pag nakalkal pa nga daw ni Nanay Lucing at pag nalaman nga ni Nanay Lucing ang tungkol nga daw dito. So itong ang kanyang tauhan ay sinasabi nga sa kanya dito na wala naman daw alam nga daw ito nga daw si Nanay Lucing at wala naman daw itong malalaman kung wala nga daw dito magsasabi. So itong ang tauhan nga ni Marisa at tauhan nga ni Belen dito ay muli nga ulit nagkita dito nga sa kumpanya. At itong ang tauhan nga ni Marisa ay sinasabi nga niya dito sa tauhan nga ni Belen na nagkita na naman daw sila dito at naasar ao naiinis nga siya dito sa pagmumukha nga ng tauhan nga ni Belen dito. So nagkita nga sila dito at tinatanong nga niya dito na sabi nga dito ng tauhan nga ni Marisa dito nga sa tauhan nga ni Belen na siya nga daw ang pipiliin nga daw ni Marisa dito na kanan kamay. Pero itong nga tauhan nga ni Belen ay sinasabi nga niya dito na wag nga daw magpakasiguro nga daw ito nga daw tauhan nga dito ni Marisa. So sinasabi pa nga dito ng tauhan nga ni Marisa na
sa sinasabi pa dito ng tauhan nga ni Bilin na may mukha daw may tinatago nga daw ito nga daw tauhan nga ni Marisa dito. Pero itong ang tauhan nga ni Marisa ay sinasabi nga niya dito na baka nga daw ito nga daw tauhan nga ni Bilin ang may tinatago dito, at binanggit pa nga dito ng tauhan nga ni Marisa ang pangalan nga ni Bilin. Kaya naman itong ang tauhan ni Bilin ay natulala nga sa dito at lumaki nga ang kanyang mata dahil nagulat nga sa dito sa sasabihin nga ng tauhan nga dito ni Marisa. So itong ang tauhan nga ni Marisa ay bigla nga sinegue nga nandito na idol nga daw nito ang boss nga daw nilang si Bilin. Kaya nga itong ang tauhan nga ni Bilin dito ay napa alis na nga dito at iniwan na nga na dito itong ang tauhan nga ni Marisa. So habang nasa ospital pa nga itong ang si Marisa dito ay dumalaw nga dito itong ang si Blue, at itong ang si Marisa ay kinakamusta nga na dito itong nga daw kanyang nanay Lucing dito nga daw sa pagpasok nga sa kanilang kumpanya. At sinasabi nga ni Blue dito nga kay Marisa na okay naman daw itong nga daw si nanay Lucing dito nga daw sa kumpanya, at unti-unti na nga daw nalalaman nga ni nanay Lucing ang pamamalakad nga daw dito nga daw sa kanilang kumpanya. At sinasabi pa nga dito ni Blue na inis na nga daw ito nga daw si Bilin dahil nga daw nandito nga daw si Nanay Lucing sa kanilang kumpanya. Kaya nga ito nga si Marisa ay napangiti nga siya dito at sinasabi nga niya dito na good job nga daw. Good job! At dagdag pa nga dito ni Marisa na kung akala nga daw nila ay makakalusot nga daw ang mga gawain nga daw nila Bilin nila Cesar dito nga daw sa kumpanya ay nagkakamali nga daw siya. Dahil nga daw ay ito nga si Nanay Lucing muna ang tumatao nga o pumapayat nga muna pang samantala dito nga kay Marisa, habang ito nga si Marisa ay nagpapagaling pa nga dito nga sa ospital. So ito nga si Blue ay binaling naman niya dito nga kay Marisa at tinatanong nga niya dito kung kamusta na nga daw ba ang kalagayan nga daw ngayon ni Marisa. So ito nga si Blue ay tinatanong pa nga niya dito kung talaga makapagkakatiwalaan pa nga daw ba ito nga daw kanyang bodyguard na si Abel. Kaya nga ito nga si Marisa nung sumagot nga siya dito ay sinasabi nga niya kay Blue na okay na nga daw at nakausap na nga daw niya ito nga si Abel kung ano nga daw talaga ang dahilan kung bakit nga napagtangkaan nga daw ang kanyang buhay. At nagkitiwala naman ngayon nga itong si Marisa dito nga kay Abel, at sinisigurado nga daw ni Abel na babantayan nga daw siya nito at ipagliligtas nga daw siya nito dito nga daw kay Cesar. So ito nga si Blue ay sinasabi nga niya dito kay Marisa na wag nga daw siya basta-basta magtitiwala nga daw dito nga daw kay Abel. Kasi na nga daw ay naging tauhan nga daw ito nito nga daw ni Cesar, at nga daw ulit mga dibang buhay nga niya kung didikit pa nga daw siya dito nga daw kay Abel. At sinasabi pa nga dito ni Blue dito nga kay Marisa paano nga daw ba siya nakakasigurado tatanggol nga daw siya nito nga daw ni Abel sa lahat nga daw ng oras. At ito nga daw kasing si Abel ay wanted nga daw ngayon, kaya naman daw wag nga daw muna magdidikit nga daw ito nga daw si Marisa dito nga daw kay Abel, baka nga nga rin daw ay madami nga siya dito nga daw sa gulo na pinasok nga daw nito nga daw ni Abel. So ito naman si Nanay Lucing nung pagkatapos nga nang dumalaw dito nga sa kanyang apong si Hope ay pumunta naman ito at dumalaw naman ito dito nga sa kanyang anak na si Marisa. Kaya nga ito nga si Marisa ay pagkabungad-bungad nga na dito nga sa kanyang Nanay Lucing at kinakamusta nga niya ito kung okay na nga daw ba ito nga si Nanay Lucing dito nga daw sa kanyang kumpanya. Sabi pa nga niya dito nga sa kanyang anak na si Marisa na dinalaw nga daw niya muna ito nga daw si Hope bago nga daw siya pumunta dito nga daw sa kanya. At sinasabi nga na dito na ito nga daw si Hope ay makakalabas na nga daw kinabukasan dito nga daw sa ospital. Kaya nga ito nga si Marisa ay sinasagod nga daw kasi nga daw ay ito nga daw si Hope ay makakalabas na nga dito nga daw sa ospital. Ibig sabihin ay ito nga si Hope ay nakaligtas nga dito nga sa kanyang sakit, at unti-unti na nga bumabalik nga sa dati ang katawan nga nito sa sobrang lakas. So sinasabi pa nga dito ni Nanay Lucing na mayroon nga daw siyang nadadalang pagkain at mga prutas at kainin nga daw ito nga daw ni Marisa upang upang bumalik nga daw ang lakas nga daw ng kanyang katawan at makalabas na nga din daw dito nga daw sa ospital. Kaya nang lumapit naman ito nga si Nanay Lucing dito nga sa kanyang anak na si Marisa ay kinakamusta nga niya ito kung ano na nga daw ba ang kanyang nararamdaman. So bago nga sumagot nga ito nga si Marisa dito ay napatingin pa nga ito nga si Marisa dito nga kay Blue. Kaya naman nung sumagot na nga ito nga si Marisa at sinasabi nga na dito nga sa kanyang Nanay Lucing na okay naman daw siya at nakakatulog naman daw siya sa gabi ng mahimbing. Kaya nga ito nga si Nanay Lucing ay napangiti nga dito at sinasabi nga na dito nga sa kanyang anak na si Marisa na ipaghahanda nga daw niya ng pagkain ito nga daw si Marisa at upang makakain nga ito. At nung pagkatalikod na nga ni Nanay Lucing dito ay muli nga tumingin nga ito nga si Marisa dito nga kay Blue. So ito nga si Marisa ay hindi nga niya sinabi nga dito nga kay Nanay Lucing yung nangyari nga suntukan nga dito nga kay Abel at
dito nga kay Abel at dito nga sa tauhan nga ni Cesar at dito nga ay muntik-muntikan nga ulit mapahamak nga ang buhay nga nito nga ni Marisa ay hindi nga niya sinabi dito nga kay Nanay Lucing upang hindi na nga rin daw ito mag-alala pa. So ito naman si Bilin ay kinakausap na nga dito itong ang kanyang anak na si Edis at nagsusumbong nga ito tungkol nga sa nangyayari nga o pagpapahiya nga sa kanya ni Nanay Lucing nga daw dito nga daw sa kumpanya. So ito nga daw si Nanay Lucing ay unti-unti na nga daw niyang nakakuha o nakapalapit na nga daw dito nga daw sa mga tao. Empleyado kaya naman daw ay malakas nga daw ang loob nga daw nito nga daw ni Nanay Lucing na ipahiya nga daw ito nga daw si Bilin dito nga daw sa kanilang mga board member. So ito nga si Edis nung sumagot na nga siya dito nga sa kanyang mami Bilin ay sabi nga dito na hindi na nga daw siya nagtataka kasi nga daw ay ganoon nga daw ang ginagawang strategy ni Marisa noong siya nga daw ang namamahala nga daw dito nga daw sa kanilang kumpanya. Kaya naman daw ay siguradong nga na ito na sinasabihan nga daw ni Marisa ito nga daw si Nanay Lucing na ganoon nga din ang kanyang gawin upang mapapalapit nga ito nga si Nanay Lucing dito nga daw sa kanilang mga tauhan. Ito nga si Bilin ay kinagulat nga na dito ito nga sinabi nga ni Elise nga sa kanya na ito nga daw si Marisa ay kasapi nga daw dito nga daw sa isang organization o sindikato. Kaya nga ito nga si Bilin ay inulit nga niya dito itong nga sinabi nga ni Elise sa kanya na ito nga daw si Marisa ay kasapi nga daw ba dito nga daw sa isang organization o dito nga daw sa isang sindikato. At sinasabi pa nga dito ni Elise na huwag nga daw siyang pilitin na ilabas nga daw niya ito nga daw tungkol nga daw sa pagkakaroon nga o pagiging member nga daw ni Marisa dito nga daw sa isang organization. Kaya nga ito nga si Bilin ay napapaisip nga sa dito kasi kung alam nga ni Bilin dito ang tungkol nga dito nga sa samahan na ito. Dahil nga rin ay ito nga si Bilin ay kaklose nga niya dito ito nga si Cesar. So ito nga si Cesar ang namumuno nga ngayon dito nga sa kanilang organization na pinagsamahan nga nila ni Marisa. So ito naman si Hope ay kinukongrats na nga sa dito ng kanyang doktor kasi nga daw ay nakaligtas nga daw ito o nalagpasan nga daw ni ito ang kanyang sakit. Kaya naman itong doktor ay binibilinan nga ito nga si Hope na paglabas nga daw niya dito nga daw sa ospital ay maging balance nga daw ang kanyang pagda-diet at kanyang mga kakainin at mga vegetable at fruit nga daw ang kanyang dapat kainin upang lumakas nga o mamambalik nga daw ang kanyang pangangatawan. Kaya nga ito nga si Hope ay nagpapasalamat nga sa dito nga sa kanyang doktor dahil na nga rin ay nailigtas nga niya dito ito nga daw kanyang buhay. At nagkaroon nga daw siya ulit ng pangalawang pagkakataon na mabuhay nga ulit dito nga daw sa mundong ibabaw. At pati nga ito nga si Gabriel at ito nga si Elise ay nagpapasalamat na nga sila dito nga sa doktor na nanggamot nga dito nga kay Hope. Kaya nga itong doktor ay nagpapasalamat nga rin sa dito at tuluyan na nga itong lumabas dito nga sa kanilang kwarto kung saan nga nakakumpain ito nga si Hope. Noong pagkalabas nga nito nga doktor ay nagpapasalamat nga rin ito nga si Hope dito nga sa kanilang mami Elise at dito nga daw sa kanyang daddy Gabriel at nag-I love you pa nga ito nga si Hope dito nga sa kanyang magulang. Kaya ito nga si Elise ay nag-I love you to nga rin siya dito nga sa kanyang anak at niyakap pa nga niya ito. At ito nga si Hope ay excited na nga daw makauwi. At ito nga si Hope ay excited na nga daw ulit makauwi dito nga daw sa kanilang bahay. So ito nga si Chona na tauhan nga ni Marisa ay dumalaw o pumunta nga dito nga sa kanilang kondo upang makausap nga ito nga si Nanay Lucing. At nung pinakausap na nga niya ito ay may mga dala nga ito mga report nga tungkol nga dito nga sa kanilang negosyo o dito nga sa kanilang kumpanya upang mapag-aralan nga din dito ito nga ni Nanay Lucing ang mga pasikot-sikot nga dito nga sa kanilang kumpanya. Kaya nga ito nga si Nanay Lucing ay nagpapasalamat nga sa dito nga kay Chona dahil na nga ay tinutulungan nga daw siyang magabayan nga dito nga sa kanilang kumpanya. Pero nga ito nga si Chona ay sinasabi nga dito nga kay Nanay Lucing na dapat nga daw ay sila pa nga daw ang magpasalamat nga daw dito nga daw kay Nanay Lucing dahil nga sa tinulong nga daw sa kanila na mag-increase nga ang kanilang sweldo at hindi nga matuloy na pagbawasan pa nga ang kanilang sweldo nga dito nga sa kanilang kumpanya. Nagdag pa nga dito ni Chona na halos isang buwan pa nga daw ng tatrabaho nga daw ito nga daw si Nanay Lucing dito nga daw sa kanilang kumpanya ay nakuha na nga daw ni Nanay Lucing ang mga loob nga daw ng mga kanilang mga empleyado. So ito nga si Chona ay sinasabi pa nga dito na matagal na nga daw sa nagtatrabaho dito nga daw sa kanilang kumpanya at pinagtatsagaan pa nga daw niyan dito ang pamamalakad nga daw ni Elise at lalong-lalong na nga daw ito nga daw kanyang mamibili na impact pa nga daw dito. Kaya nga ito nga si Blue ay sumagot na nga dito na takot nga daw ang kapwa magnanakaw sa kapwa magnanakaw. Tama ba? Kaya nga ito nga si Chona ay sinagot na nga niya dito ito nga si Blue at sinasabi nga niya dito na hindi naman daw siya magnanakaw. Kaya nga ito nga si Nanay Lucing ay napaisip nga sa dito sa mga sinasabi nga ni Blue at ito nga ni Chona.
So ito naman si Hope ay tuluyan na nga nakauwi o nakabalik na nga siya dito nga sa kanilang bahay at sinalubong nga siya dito itong ang pamilya nga ni Gabriel dito at kumpleto nga itong ang mga kapatid ni Gabriel at pati na nga rin itong ang nanay ni Gabriel dito at dito nga ay namiss nga ni Hope dito itong ang kanyang lola at niyakap nga niya ito ng mahigpit at niyakap na nga rin niya dito itong ang mga kanyang mga tita at mga kapatid nga nito nga ni Gabriel. Habang nagkakasayahan nga itong ang mga kapatid nga ni Gabriel dahil na nga rin ay nakauwi na nga itong ang si Hope dito nga sa kanilang bahay ay bigla nga itong dumating nga itong ang si Benin at sinasabihan nga niya dito itong ang si Sonia na masarap nga daw ang may bata nga daw sa kanilang bahay. So ito nga si Sonia. So ito nga si Billen ay sinasabi nga na dito nga kay Sonia kung okay na nga daw ba sila nga daw ng kanyang mag-ina. So ang binabanggit nga dito ni Billen ay ito nga si Heidi na nasa ibang bansa na nga at kasama nga na dito ito nga kanyang tatay. So ito nga si Sonia nang sumagot nga ito ay sinasabi nga na dito na okay naman daw sila ng kanyang anak na si Heidi at sinusuportahan nga daw nila mag-asawa kung ano nga daw ang gusto nga daw nito na tahakin nga na nalandas. So ito nga si Billen ay sinasabihan na nga dito ito nga si Sonia na iba pa nga rin daw pagkasama nga daw ang kanyang anak at nagagabayan nga daw niya ito habang lumalaki nga ito. Kaya nga ito nga nanay ni Gabriel ay binuweltahan nga niya ito nga si Billen at sinasabi nga dito na ilang taon nga daw ba ni si Ellis noong iniwan nga daw niya ito nga daw kanyang anak. Kaya nga ito nga si Billen ay hindi nga sa agad dito nakasagot sa tinatanong nga sa kanya nito nga ang nanay ni Gabriel. At sinasabi pa nga dito, so hindi pa nga nakasagot nga ito nga si Billen hanggang sa nagsalita pa nga ito nga ang isang kapatid nga ni Gabriel at sinasabihan nga dito ito nga si Billen na hindi pa naman daw huli ang lahat at pwede pa naman siyang bumawi sa mga pagkukulang nga daw dito nga daw sa kanyang anak na si Ellis. Kaya nga ito nga si Billen ay hindi na nga rin siya nakasagot dito at tuloyan na nga itong umulis dahil na nga rin ay naiinis na nga ito nga si Billen dahil itong ang sinasabi nga niya dito nga kay Sonia ay bumalik nga sa kanya. So dito naman tayo kay Marissa. So ito nga si Marissa ay unti-unti na nga rin bumabalik nga ang kanyang lakas at malapit na nga rin itong lumabas dito nga sa ospital. Kaya nga ito nga si Blue ay sinasabihan na nga niya ito nga si Marissa na lalabas na nga daw ulit ito nga daw sa ospital at babalik naman daw ito dito nga daw sa kanyang kumpanya. At Chul na nga daw ay nag-aabang na nga daw sa kanya dito ang kanyang mga kaaway at tatlo-tatlo pa nga daw ito nga daw kanyang kaaway dito nga daw sa kanilang kumpanya. Ito nga ay si Ellis, si Sonia. So ito nga ay si Ellis, si Billen at si Cesar. So ito nga si Marissa nung sumagot na nga sa dito sa tanong nga sa kanya ni Blue ay hindi naman daw siya nag-aalala dito nga daw sa kanyang mga kaaway kasi na nga rin daw ay isa lang naman daw ang kaaway nga daw nitong tatlong ito ay hindi kung hindi nga lang daw siya. Kaya nga ito nga si Marissa ay sinasabi nga na dito na hindi naman daw siya nag-aalala dito nga daw sa tatlong ito. Kaya nga ito nga si Blue ay tinatanong nga dito ito nga si Marissa kung ano nga daw ba ang kanyang ibig sabihin. So nung sumagot na nga ito nga si Marissa dito nga kay Blue ay sinasabi nga na dito na kung sila nga daw ang mag-away-away ng tatlo at naiisip nga na dito na pag-aaway-awayin nga niya ito nga tatlong ito na ito nga si Billen, itong si Ellis at ito nga si Cesar. So pinapakita naman dito na ito nga si Ajay ay dumalaw na nga sa dito nga kay Hope dahil nga ito nga si Hope ay nakalabas na nga dito nga sa ospital at ito nga si Ajay ay dumalaw na nga sa dito nga sa bahay nga nila Hope kasi nga ay nabalitaan na nga dito na ito nga si Hope ay nakalabas na nga dito nga sa ospital kaya naman napadalaw na nga ito nga si Ajay dito at may daladala pa nga itong bulaklak upang ibigay nga niya dito nga kay Hope. So ito nga si Hope ay tinatanong nga niya dito ito nga si Ajay kung ano nga daw ba ang kailangan nga nito at nung sumagot na nga ito nga si Ajay at sinasabi nga niya dito na namimiss na nga daw niya ito nga daw si Hope kasi nga daw matagal na nga daw silang hindi nagkita at hinawakan pa nga ni Ajay dito itong ang kamay ni Hope pero nga ito nga si Hope ay tumanggi nga dito at inalis nga niya ang kamay nga niya dito nga sa pagkakahawak nga ni Ajay nga sa kanya at habang nag-uusap nga ito nga si Ajay at ito nga si Hope ay bigla nga dumating dito ito nga si Jake at sinasabihan nga niya ito nga si Jake. At dumating nga ito nga si Jake at sinasabihan nga niya dito itong si Ajay kung ano nga daw ba ang ginagawa nga niya dito. Pero ito nga si Ajay ay sinasabihan nga niya ito nga si Jake na family friend nga daw niya ito nga daw sila Ellis at ito nga daw si Hope. Kaya naman daw ay dumadalaw nga lang daw siya dito pero ito nga daw si pero ito nga daw si Jake at ano nga daw ba ang ginagawa niya dito kasi nga daw ay bastardo nga daw ito nga daw si Jake. So habang nag-uusap nga silang tatlo ay biglangan dumating nga o nakikinig na pala dito ito nga si Ellis. Kaya naman nga ito nga si Ellis ay sinita na nga niya dito ito nga si Ajay at sinasabihan nga niya dito na nakapal nga daw ng mukha nga daw nito nga daw ni Ajay na sabihan nga daw ito nga si Jake na bastardo nga kaya nga ito nga si Ajay ay nagulat nga siya dito sa mga sinasabi nga sa kanya nito nga ni Ellis.
At sinasabi nga dito ni Edis nga na makapal nga daw ang mukha nga daw nito nga ni Ajay na pumunta pa nga daw dito nga daw sa kanilang bahay sa ginawa nga daw nito dito nga daw sa kanyang anak. Pero nga ito nga si Ajay ay nagpapaliwanag pa nga dito at sinasabi nga niya dito na sinisiraan nga lang naman daw siya. Pero nga ito nga si Hope, pero ito nga si Alice ay hindi nga siya naniniwala dito nga kay Ajay. Tumingin pa nga ito nga si Alice dito nga kay Jake at sinasabi nga niya dito na nagtitiwala nga daw siya dito nga daw kay Jake. Kaya nga ito nga si Ajay ay pinapais na nga dito nga sa kanyang pamamahay. So bago pa nga umalis nga ito nga si Ajay ay sinasabihan pa nga siya ni Alice dito na wag na nga daw siya makikipagkita o lalapit nga daw dito nga daw sa kanyang anak na si Hope kasi nga daw nga rin daw ay isusumbong nga daw ni Alice ito nga daw si Ajay sa kanyang magulang kaya naman daw ay wag na nga daw itong magpakita at umalis na nga ng tuluyan dito nga daw sa kanilang pamamahay. So nung nakaalis na nga ito nga si Ajay ay sinasabi nga o nagpapasalamat nga ito nga si Jake dito nga kay Alice dahil nga sa pagtatanggol nga nito dito nga daw kay Ajay at sinasabi nga ni Alice dito na wala naman daw anuman yung kasi nga daw ay pamilya nga rin daw niya ito nga daw si Jake dito. So ito nga si Alice ay inuumpisahan na nga na dito ito nga kanyang pinaplano na mapalapit nga dito nga kay Jake at dito nga kay Hope upang gamitin nga na itong alas dito nga kay Marissa. So po today yan na muna ang ating mga eksena o kaganapan nga ngayong gabi dito nga sa Ang Sa Iyo Ay Sa Akin. So kung bago ka nga lang sa aking channel at hindi ka pa nakapagsubscribe, please subscribe and click the button bell para lagi kang update sa mga ina-upload kong episode. So thank you for watching at see you on next episode. Goodbye! You know.